For today's vlog guys, tuturuan ko naman kayo paano mag-repair ng electric kettle or electric heater. So ayan guys, so pina-repair sa akin. So testing natin guys. Saksak muna natin yung kanyang ano. So yun yung outlet guys. So may power yan kasi gumagana yung electric pan. So tara, saksak na natin sa outlet. Yan. So nakasaksak na guys. So unin natin yung power. Yan, wala guys, wala. So guys, so tara, repair natin to. Sana natin. Let's go! So, what's up guys? So, welcome sa aking YouTube channel guys, Astrobee TV, repair vlogging guys. So, magre-repair tayo ng electric kettle o electric heater sa Tagalog. Pakuluan ng tubig. O, pwede initan ng ulam. Ayan guys. So, nakita nyo naman sa previous video kanina na hindi talaga siya gumagana. No power siya guys. So, ito, tuturuan ko lang kayo anong mga unang i-check dito, anong gagawin nyo dito. Para ano, mapagana natin to. So, tara guys. Bago ka lang sa channel ko guys, subscribe Astrobee TV para ganahan naman ako mag-upload guys. Para titid ka sa lahat ng aking mga videos guys. Ang mga content ko guys ay repair vlogging at sa mga panis video guys. So tara guys, umpisa na natin. Let's go! So yun guys, so nakahanda na yung ano natin guys, yung gagamitin. Gamit tayo nitong ano, Phillips screw at saka long nose. Saka tester kasi i-check na natin yung linya. So ito guys, bubuksan mo natin likod guys. Bago pa siya guys, diba? Di ba nabubuksan? So tara, buksan ko muna to guys. So nabuksan na natin, so nakikita natin yung mga linya niya guys. So ituturo ko na sa inyo mga parts nito guys para alam na rin to kung ano nasa loob dito. Meron tayong switch, ito switch tawag dito guys, on off yan. Tapos meron tayong heating element, ito yung heating element niya. Tapos meron din tayong saksakan ng kanyang cord, ito natin. Yan, saksakan ng cord. Saka meron din tayong switch, ito guys, yung automatic switch. Pagka maluluto na siya guys, automatic siya magano, mawawala agad yung power niya. So ito guys, so so nakita natin kanina, so kita naman tayong loob, medyo bago pa, wala naman tayong ano kasi bago pa yung wiring. Dito tayo magpo-proceed guys sa cord. Sa cord ang muna natin proceed. Ito una natin i-check kasi tingnan natin kung may papuntang supply sa papunta dito sa ano niya. So sige, tester muna natin. So guys, so check na natin yung ano, yung uy, hindi pa matumba yung ano ko. Check na natin yung kanyang cord. So nakaano tayo guys, lagay na natin sa continuity guys. So buzzer lang tayo guys. Yan, nakita niyo ba? So patay natin para makita niyo lalo. Yan. So nakatayo yung tester natin, nakabuzzer. So unang check natin yung cord niya guys para malaman natin. So tusok natin dito sa line 1, itatayo dito sa line 2. Wala, sa kabila, wala. Lipat tayo sa kabila guys. Yun, may supply ang line 2 niya guys. Yung line 1 wala. Line 2, line 1, lipat natin yung tester natin, wala. So dito pa lang guys, nakita na natin na ang problema talaga niya yung cord. Ito guys, ito yung cord na problema, wala siyang ano. So karamihan mga ganitong cord guys kasi mga mumurahin lang to, dito karamihan guys napipigtas. So marami na ako na repair na ganito. Ito may nang klase kasi yung wear niya. So kukuha tayo ng ibang cord guys, testing natin. So yun guys, nakita na natin na wala talaga yung cord niya, sira talaga to. So check din natin tong linya dito guys. So ano lang natin to, i-on. May nakauna siya guys, on. Tester natin guys. So labas ko na yung tester ko. Ayan, nakano yung tester, naka-set up. So continuity guys. Ayan, so ano lang natin tong ano niya, yung line 1, line 2, ito po ay sa gitna. Ipakita ko nga sa inyo guys. Ito sa gitna guys, ito po yung ground. Yan, ground. Tapos ito yung line 1, line 2. So check natin guys, nakauna yung guys ha, nakaon. So kailangan may continuity guys. Pag may continuity guys, good yung mga linya natin dyan. Yan, so meron siya guys, ayan. Meron siyang ano yung tawag nyan. Meron siyang ohms guys, resistance. So ibig sabihin guys, good yung linya dito guys. Yan, so yan, 115 ohms. So good yung ditong ano guys. So isasara ko na to guys. Tapos kukuha ko ng ibang cord, testing natin. So good na to guys, walang problema dito. Ito yung problema guys. So yan, kakabit ko na to guys ha. Tapos kuha tayo ng cord, testing natin. So kakabit ko lang muna to guys. So yan guys, so nakita natin dito na wala na talaga tong cord na to. Sira yung isang linya. Yan, wala talagang pauli kasi putol dito yata guys. So ang ginawa ko guys, gumamit muna ako ng cord ng ano guys, rice cooker namin. So testing natin guys kasi ito namang ano natin, yung component natin okay naman. So saksak natin guys.
Patayin muna natin yung ano para saksak natin, guys. Yan. So nakasaksak na, guys. So on lang natin yung kanyang switch. Pag nagpula yan, guys, okay na yan. Yan, so okay na, guys. Ayan. Indicator light na siya. So ang problema talaga ito, guys, sira talaga yung cord niya. So hintayin natin kumulo, guys. So papatayin ko lang muna para papakita natin sa inyo mamaya kung kumulo na siya. Patayin ko lang muna, guys. Good na yung ano natin, guys. So cord lang problema. So yan, guys, so kumulo na siya, guys. Ayan, kumulo na siya. So talagang cord lang problema. So ganyan lang kabisik, guys, mag-repair ng ano na mga ganito, pakuluan ng tubig or initan ng ulam. So check muna itong linya kasi no power siya kanina, so ito lang muna, i-check nyo ito, check nyo yung component kung may kututi. Ayan, guys, so okay na, kumukulo na siya. So ganyan lang mag-repair, guys. So ayan, so dito ko na lang tatapusin yung vlog ko, guys. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Subscribe Astobi TV, guys, para kanina natin mag-upload. So dito ko na tapusin, guys. Subscribe, go!